Hello, hello again. Happy New Year, mga kabato. At ito ang lola niyo patuloy na nagluluto para sa aming Noche Buena. So, natapos ko na yung sandwich spread at ngayon ay tayo gagawa naman ngayon ng jardinera con everlasting. So, i-combine na natin. Jardinera is famous, I think, from Quezon, if I'm not mistaken. And everlasting is from Marikina. So I will combine na lang, first time ko rin itong gagawin ngayon dahil ito ay para sa aking noche. Ano yan? New Year's Eve. Ano ang tawag doon, mga kabata? Nakalimutan ko na. Noche Buena, Buena Noche. Stupid. Ayun, so yun na nga yung basta. Yeah, ito yung mga arihahanda ko sa aking yung media noche. So ito ang mga ingredients, mga kabato. So meron tayong chopped garlic, onion, chopped hot dog. Itong egg na to is for garnishing at saka yung pineapple slice. Dahil lalagay natin to sa llanera. So meron din tayong fecal relish, queso. Ito yung pure foods. I forgot. Yung parang pure foods na meatloaf. Pure foods na, ano nga ba to? Nakalimutan ko siya. Parang maling siya, pero pure foods. And then chopped carrot, chopped siling pula. And then giniling, ground pork. Dahil yung aking giniling ay nasa ref pa. So tayo ay magigisa. Yun. So samahan niyo ako, mga kabato. And please don't forget to like and subscribe if nagustuhan niyo ang video na ito. So tune in, mga kabato, sa aking gagawing mga procedure sa ating jardinera con everlasting. So yan, mga kabato, tayo ay magluluto na ng ating jardinera con everlasting with Elena version. So una, mag-iinit tayo ng mantika at tayo magigisa ng ating bawang at sibuyas. Yan. Isa lang natin. Ito mga golden brown. At isusunod natin ang ating piniling, mga kabato. So yan, mga kabato. Atin ang ginisa ang piniling. Haluhaluin natin. Kayaan natin ito na maalis na yung color red niya. Lalagyan din natin siya mamaya ng asin at pepper. So, ang hirap maghalo dahil may hawak na camera si Lola. Haluin muna natin. Yan, mga kabato. So, medyo mapula-pula pa siya. Kailangan, ano, yung luto na siya. Hindi naman talagang totally luto. Yung wala na siyang kulay. Kasi i-steam pa naman natin siya. So, yan. Kailangan ano muna yung kanyang kapulahan. So, lalagyan natin siya ng konting asin at pamintang durog. So, ayan. Lagyan natin siya ng paminta. And then, nahaluan pa rin natin siya, mga kabato. Kami ay susunod natin yung hotdog carrots. Oh, pero yung luncheon meat, ayun, naalala ko na rin sa wakas, mga kabato, yung luncheon meat, mamaya ako na ihahalo. Sabay na itlog kasi buto naman na yun, hindi na naman kailangan. Ayan. So yan, keep on stirring lang, mga kabato. So ayan na, mga kabato. Hindi na siya masyadong mapula. Namumuti-muti na siya, pero kailangan pa rin natin siyang lutuin ng mga ilang minuto pa. Lalagyan nga din naman natin pala siya ng tomato sauce para may kulay naman at hindi siya dal. Maybe mga around 3 tablespoons ng tomato sauce. So itong llanera na everlasting na to ay ito ay parang pinasosyal. Pinasosyal na embutido. Last Christmas I prepared embutido. Meron din akong video noon, hindi ko pa na-upload. Kasi sobrang busy ng lola nyo. So ito ay upload ko rin to, so watch out. Dito you can do it also to your house, very simple lang. So, konti pa, mga kabato. And then later on, we will add the vegetable, the carrots, and the bell pepper, and the hot dog. Mga kabato, nilagay ko na yung carrot, sili, hot dog. Yung luncheon meat later on na yun. So, nilagyan ko siya ng konting ketchup kasi wala pala akong nabiling tomato sauce. So, yun para lang magkakulay. So, yan.
And then palalamigin natin siya mga kabato. Pag lumamig na siya, lalagyan natin siya ng beaten egg. And then i-mix natin yung pickle relish, cheddar cheese, at pwede natin siya lagyan ng pineapple tidbits. And then ready for steam na. So yun lang mga kabato, continue to follow me, hindi pa tayo tapos. So mga kabato, eto malamig na siya, no? Teka, tingnan natin sa camera. Malamig na yung ating ginisang giniling kanina mga kabato. So lalagyan natin siya ng, nagbati ako ng 6 na itlog. Pero hindi natin siya uubusin. Lagyan tayo ng konti. And then, mix natin. Magsisilbi siyang binder, mga kabato. So, marami rin ito. Ating ginawa. So, ilalagay na natin yung luncheon meat. Ito sila sabi ko. Siguro, ano hap lang. Ihalo ko yung iba sa lilelo ko. So, yan. And then, yung ating pickles. Ouch! Kasi tinan ay mabuksan. Sandali mga kabato. Yun. So, lagyan na natin yung pickles. Ano pa ba? Yun, cheddar cheese. And cheese. Natin siya ng cheese. Ay, pasas! Where's my pasas? So, ayan. And lalagyan din natin siya ng konting pineapple tidbits. Lagyan natin siya ng pineapple tidbits. So, haluhaluin lang muna natin mga kabato. Ha? Sandali lang. So, ito mga kabato. Ilalagay na natin yung... O, lagyan mo muna dyan. Pulo na rito eh. Yan na muna. Chunk. Tidbits. Konting tidbits. Tiin natin yan para yan sa isang ulam. And then, lagyan natin ng pasas. And then, haluin. Lagyan pa natin siya ng asin at paminta. Alam mo itong si Hardinera, ipang talaga siyang ibutito. Pero, sila sosyal. So, lalagyan na lang natin siya ng asin at paminta. Yan natin ang cheese. May sasahalan mo ha? Oo. So, mga kabato. Eto na, ilalagay na natin siya sa llanera. So, maglalagay tayo ng margarine para hindi dumikit ang ating ingredients. So, una natin gagawin, maglalagay tayo ng dekorasyon. Ay, hindi ka nilagyan ng carrots. Anyway, lagyan natin siya dito ng yung apple and sang itlog. Ayan. So, yan ang ating decoration. Tapos, nalagyan natin siya ng konting itlog. Ayan mga kabato. Ayan, makikita niya. So, ito na mga kabato. Merong interruption. So, ilalagay na natin itong mga karne. Tapos, lagyan natin siya ng aluminum foil. Tatakpan natin siya.
Tak natin. Pwede mo yung ano, partner dito. So, ganyan. Ito yung mga gawin natin. Dekorasyonan. Talagyan ng hirap na itong maliit. Kaloka. So, ganyan ang mangyayari mga kabato. Tapos, i-steam natin siya ng 30 to 45 minutes. Ayan. So, tatapusin ko lang to at ipakikita ko sa inyo mamaya kapag i-steam na natin. Ito na mga kabato. I-steam na natin siya. Kumukulo na siya. Ayan. Pero 30 to 45 minutes pa yan mga kabato. So, ayan. Balikan natin siya. At habang hinintay natin siya, gagawin natin ang lilienong bango. Salamat sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen.